Kaya naman ang ilang prutas mula sa apektadong probinsya kailangan munang suriin ng mabuti bago dalhin sa ibang lugar. Ina Zara, ikwento mo. Sakit ng ulo ni Kapitan Ed De La Cruz ang mga kokolisap na pumapatay sa mga puno ng nyonya. Ang dagdag problema pa, nagsimula na rin itong lumipat sa iba pa niyang pananim. May puti at itim na marka na ang mga tao ng Lanzones. Nagsimula ng manilaw ang kamoting kahoy. Pati mangosteen at saging hindi nakaligtas. Pag hindi siguro na napigil ito, mamamatay na rin siguro industriya ng Lanzones at saka rambutan. Kasi parang yung scale insect, pagka dinaanan na, kung hindi mo masusugbo, gagawin ko ang desierto. Ipinag-utos na ng Bureau of Plant na i-quarantine ang mga prutas na mula sa puno ng apektado ng scale insect. Hindi na basta-basta mailalabas sa mga prutas gaya ng Lanzones at mangosteen mula Batangas, Quezon, Laguna at Cavite. Insecticide na ituturok sa puno ang sagot ng gobyerno. 400,000 piso ang inilaang pondo para rito. Pero tutol dito ang mga may-ari ng paggawaan ng bukupay gaya ni Ed. Paano mo kaya na ilason yun? Nabuhay man yung puno, yung industriya namatay. Ayon naman sa environmental biotechnologist na si Edgar Maranan, may natural at mas murang paraan. Ang ating niyog sa ngayon, yung mga infested commoners, may cancer, nasa ICU. So kung tao yan, ano ba ang dapat natin gawin? Palakasin natin ang immune system yan. Nag-imbento si Marana ng formula ng mga organic fertilizer para sa puno, rejuvenator o papasigla ng lupa at mineral treatment na ilalagay sa ugat ng nyog at neutralizer o pang-spray sa dahon. Dati po talaga yung mga dahon nito talagang binitoy ng mga madidilaw na po talaga sa dami po ng insect talaga na kumapit sa dahon. Kada puno nasa 200 lang ang gastos. Ang ibig sabihin nitong mga pulang marka na to sa puno, isa yan doon sa 30 puno ng nyog na pinag-eksperimentuhan ng grupo ni Mr. Maranan. Nung isagawa yung pilot test noong Nobyembre, itong mga puno na to puputuli na dapat para gawing cucumber dahil malapit na rin silang mamatay. Pero pagkatapos ng 6 na buwan, ito na yung itsura ng mga puno na pinag-eksperimentuhan. Mas marami na yung berdeng dahon kumpara sa dilaw na dahon. At simula noong Nobyembre, 2 beses nang umani ng buko dyan yung may-ari ng mga puno. Hihintayin daw ni Marana na makipag-ugnayan sa kanya ang gobyerno. Ina Zara, News 5.